scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Mini Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Mini Juan! Pinoy! Talakayan! Nakikinig ang buong sambayanan! Simula alas 4 hanggang alas 5 magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Isang magandang araw! Ano ba ginawa mo, ha? Sige. Okay, at siyempre, nandito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. Ayan. Talakayang Pinoy ay usapan ng mga iba't ibang issue ng ating bayan. Di ba? At siyempre, ka-partner natin dito, walang iba kung hindi si... Si, tignan natin muna. Ayaw pang tumugtog, be. Okay. Okay, magandang araw sa iyo. Isa pa pagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal kong katotol, Subisayas, at Mindanao. YouTube at Facebook sa ating palatuntunang Talakayang Pinoy. Okay, at syempre mga kaibigan, ayan, ako, sobra-sobra na tayo. Pag-usapan natin ang issue ng, uy, alam mo, ganyan din ako, naloko din ako dyan eh. Pinag-uusapan po namin kanina. Eh, tungkol sa mga lupain na yan, ano, bayad ng taxes, ano ba ang nangyari ngayon na naman sa Santa Lucia? Ang ganda pa naman pangalan, Santa Lucia. Ganda eh, bait eh, bait. Bait, ikaw ba mabait? Oh, siyempre. Asus! Ewan natin, tawa-tawa ka pa. Okay, ano ba ang balita? Nag-abono ko ng di oras. dahil... Dapat ako nalang loko sa'yo eh. hindi ko na naalala pala kanya, hindi ako nagbayad noon sa Bacoor City. So, sa lupa ng anak kong si Leonora Natividad na nakabili ng lote sa Santa Lucia Real Estate Development. Ngayon, okay. Nung palang isang buwan na dapat na bayaran ng Santa Lucia. Na nagbayad ng Santa Lucia na 11,000 sa kanilang partisipasyon na dapat bayaran. Oh. Eh, hindi nabayaran. Ngayon, sinabi ko doon sa isang anak kong real estate broker, puntahan yung Santa Lucia office sa Ortigas. Ngayon, sabi naman sa kanya, binayaran daw. Eh, ngayon, ang katangahan naman itong anak ko, hindi hiningi yung resibo. Okay. Na katunayan, nabayaran nila yung sa Bacoor City Hall, di ba? Oh, di ako naman nawala sa isip ko na mag-usisa. Ani, pagdating ko doon sa tax assessment, tinanong ko kung magkano babayaran ko. Eh, nawala sa isip ko talaga. Ang alam ko, 10,000 lang yung sa parte ng anak ko at 11,000 yung sa parte ng real estate broker. No. Real estate developer. Oh, ano, binabola ka ng tao. Okay, tapos. Pwede. Nagtataka ako, ba't lumaki ang babayar ng anak ko? Ang pinadala lang sa akin, 10,000. Di, nag-abono. Buti may dala akong pera na extra. Na 11,000. Nakikita ko siya. Parang sa galit siya. Sa pera niya, no? Dapat binigay na lang sa
natin. O, tapos? Hindi, nung mabayaran ko, na, nung makita ko yung resibo, may 11,000 saka 10,000. May ba sabi ko? Hindi totoo yan. Sabi ko ba, ba't ako yung nagbayad nitong 11,000? Eh, sabi ng anak ko ba, tinanong ko ngayon yung... tinanong ko yung kahera ng City Hall, ng, ng tax exempt. Bakit nabayaran ko yan? So, oh, sabi mo, oh. Sabi ko, eh, ba't ba lumaki? Ba't yung 11,000 eh, di ba sa real estate broker yan, sa Santa Lucia? Hindi nagawa mo! Sabi niya, hindi, ala naman ng resibong binayaran sa amin ng Santa Lucia. Patay ka. Di, eh, nakaresibo na. Sabi nung kahero, hindi na babalik sa'yo. Hindi na maibabalik. Presentan nyo na lang yung resibong binayaran nyo. Doon sa Santa Lucia. Tama. Natatawa. Kasi, ang laki. Ang tanda na naloko pa. Nagunuha tuloy ako. O, sige. Naloko talaga. Pero nawala sa isip ko talaga yun. Nawala sa isip ko. Pero diba, nung nakaraan, eto, magsiseryoso na ako. Pero nung nakaraan, sinabi nila binayaran, diba? Oo, oh, sabi nila. Diba? Kaya nga natuwa kayo eh. Oo, oh, sabi, oo, oh, binayaran. Oh. Ito namang anak ko, yung pala, hindi niya rin naisip na hingin yung resibo. Parang katunayan, no, nagbayad no, na nga. No, no, no. Kasi, anak ko, Evan. Sige, anyway, communication siguro, di ba? Yun isa. Oh. Communication is medyo diferensya talaga sa atin, you know? Oo nga, oo. Yung ano. Tsaka resibo. Okay. Hindi, tsaka yung ano, nawala sa isip ko kasi ang tagal na rin yung isang bumaygit na nagpadala ng pere, anak ko, pambayad na 10,000. Eh, matagal na rin. Kaya nung magpunta ako ng Bacoor City Hall sa assessment, okay, nawala sa isip ko na tanungin yung resibo nung binayaran ng real estate broker na Santa Lucia. Pero hindi pa pwede i-demanda yan? Eh, ano man siya, pagka sinabi, magbayad naman kami, oh, kaya gawa ka agad ng cheque na para doon. Di, hindi, pero panluloko kasi yun eh. Di ba? Panluloko. Ang ano doon, yung pag-aargabiyad sa ano, pag-delay, pag-delay yun yung nakakainis doon, yung dinidelay yung, buti nga, hindi nagkaroon ng interest yung 10,000 na dapat bayar ng anak ko. Oo nga, tama. Oo. O, kasi yun ang nakaka-epekto rin eh. Mm-hmm. Doon ko masusuya, yung tagal ng bayad nila, yung tagal na yon nakaka-interest naman yung parte ng anak ko. Kaya yun yung masakit, masakit at mahirap, makakainis yung ganyan, no, di ba? Na dapat eh, hindi ganun ang ginagawa nila. Mm. Kaya kayo mga katoto, huwag kayong bibili ng lupa sa, ng lote sa Santa Lucia. Santa Lucia. Oh, number one, hindi naman manluloko, nagbabayad naman kaya. Matagal. Matagal yung maepektuhan kayo sa interest ng dapat bayaran. O yan, pinagtatawanan na natin. Pero alam mo, nakakainis talaga yan. Diba? Buwisit talaga. Buwisit talaga. Lalo na yung pupunta ka doon, kasi may meron kang dapat ayusin, no, tapos wala doon ng mga tao, diba? Kung sana, para ka lang pumunta ng Quiapo, Divisoria. Sa traffic, ang hirap-hirap doon. O eh, yung gasolina mong mauubos doon sa sasakyan mo. Oo, malaki na yon, malaking ano na talaga yon, diba? Eh, kaya nga nakakabuisit yung style ng Santa Lucia. Hindi nga manloloko, magbabayad nga, pero may epekto ka naman sa interest ng tagal. Oo. Di ba? Yun, oo. At saka ano, nakakainis. Para bang niloloko ka din, di ba? Mm. Kasi, o sige, nagbabayad sila pero late. Bakit kaya? Nga, kaya pinatunayan naman ng Bacoor City Hall na may kalokohan din yung Santa Lucia. Mm. Maraming record din doon na nagre-reklamo yung mga nakabili ng lote. Mm. Natatagalan yung pag-release ng titulo. Yan, oo. Dahil sila pero ikaw wala pa rin titulo, hindi pa rin nare-release. Hindi, may titulo na kami sa Santa Lucia, pero yung original na dapat sa ano, sa City Hall. Oo, dapat sa City Hall. Yun ang dapat na original na ano. Mm. Yung, kaya yung
sinasabing ano, yung hidden charges. Mm-mm. Dapat pinapaliwanag ng mga ahente. Oh. Eh, yung ahente, anak nga, hindi rin alam eh. Ngayon lang nalaman na niya na meron palang dapat bayaran yung Santa Lucia, eh, real estate broker. Dahil nung mausisa itong mga ganito, yung may babayaran sa BIR, may babayaran sa City Hall. Eh dapat nung pa... Nung panalaman nyo na para handa kayo, diba? Dapat sinasabi ng ano, kaya yung tatlong taon na yata yung titulo nung sa City Hall ng Bacoor, hindi makuha dahil yung bayad nga nung Santa Lucia. Santa Lucia, na-delay. Pero ba't hindi gumawa ng action naman ang ano ang City Hall doon? Ang munisipyo, munisipyo ba doon? Ewan ko bakit sila naman, alam na pala nilang gano'n na maraming nagre-reklamong pinapayagan pa buyer ng Santa Lucia, bakit pa hindi nila hinihigpitan? Dapat tama. Yun eh, higpitan nila na, oh, pagka hindi nagbayad ng ano 30 days, di ba? Magpe-penalty rin kayo ng malaki. Oh, di ba? Oh, yan, bigyan mo sa kanila. Oh, yan ha, tingnan nyo. So, Santa Lucia, bayad po kayo nang nasa lugar talaga, di ba? Kasi alam mo, mahirap talaga. Oh, di ba? Ang hirap po ng balik-balik ka doon. Sa amin din ganyan ni. Eh. Sa amin naman, nakahulog kami ng 380,000. Yung anak ko. Kasi 3 years na... 3 years eh. Hulugan. So, oo. Kasi sabi nila, para makano... Eh, hanggang ngayon, hindi pa tapos eh. Na hindi pa nga nagagawa maigi. Di ba? Pero ang usapan, na yung ano? Yun. Hindi, 380,000 mo lang yung munang inano. Para yung para makalipat ka. 300,000. Yung nagulugan din yun. House and lot yun. Kondo eh, kondo. So, after that, so, dong tatlong taon na, tinanong nga namin, eh, hindi pa rin naman, hindi pa rin tapos. Yung pala verbal lang daw ang sinasabi nila doon. Ay, nang mahirap dun eh. Ang problema, de, umayaw na yung anak ko. Umayaw na. Oh, ayoko na. Ay, paano yung pera nyo? 80,000 lang ibabalik, hulugan pa. O, di ba? Ang laki. Kaya kayo sisiguraduhin po ninyo, di ba? Itong sabi nga nung munisipyo ng Bacoor, eh, yung 11,000 yun yan, baka isang taong hulugan yan. Baka piso-piso araw-araw yan. Ako, ganyan talaga sila. Diba? Ay, yaman-yaman ng mga hype na sila, walang yan. Totoo yan. Ay, yaman ng kumikita sa panluloko rin sa lupa nga. Tapos yung mga binabalasubas pa yung mga tao. Tingnan mo ito, pakinggan mo sabi niya. Gago! Ayan. Pero hindi talaga ha. Manluloko din yung iba, no? Oh. Hindi talaga ibibigay ng maayos, no? Talaga manluloko eh. Isipin mo yung alam nila yung dapat na bayaran eh. Hindi nila binabayaran kagad. Tama. Okay. Tapos hindi pa nila sinasabi sa mga ahente nila na dapat eh ganito, gano'n, no? Diba? So, kaya nga medyo mahirap yung mga pagbilibili din pala ng mga ganyan, ano? Problema din talaga, no? Oo, oh, kaya nga. Hindi lang auli kaya tayo sa ano, Tondo. Hindi, sa Tondo talaga maganda mamili. Sa Tondo. Oo, oo. Pagka na bumili ka na, may kunang title ng NHA. Oh, malinis ka agad. Nagkakabayaran kayo sa register of deeds sa Maynila. Kaya ang dami malupa doon, ano? Ano? Mas mura pa. Wala pa sakit ng ulo, di ba? Oo. My only sunshine. Okay, anyways. Tama yung kantang yun, sunshine. Anyways, pang-alalahanan mo yung ating mga kababayan sa mga ganito. Lalo na yan sa Santa Lucia. Kasi ang dami na nga palang nagre-reklamo, di ba? Oo, yung Santa Lucia real estate broker, tandaan niyo po yan. Sa iba na kayo bumili. O wag na lang, sa Tondo kayo mamili ng lupa, maganda, mura pa. Okay, oo. Diba? Eh, ang daming tao na din dun eh, no? Eh, hindi, may mga nagigipit dun talagang binibenta. Kaya lang, matagal ka maghantay ng magigipit kung sino. yun ang masakit dun. Tama yung kanta na ito, diba? Pero yung Santa Lucia, hindi sa sunshine yan. Pero bakit? Ba't nang gaganon ng ano? Bakit nagagano ng ano? Ang Santa Lucia. Nalulugi ba sila o papaano? Hindi ko maintindihan. Ang tagal na lang real estate broker eh. Oo nga, hindi ko maganda eh. Eh kung nalulugi, di matagal natigil, di ba? Mm-mm. Kumikita ya, kaya lang balasubas talaga. Oo. yung parang masyadong dinitipid yung pera, parang ginagamit na kapital. Mm-mm.
So, ayan na. Bago tayo magdire-diretso sa ating programa, magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Tapos, ako na yung... Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng Galunggong, Tamban, at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort, like home. Samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence and for leadership. Imposible sa elite nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite ang mga imposible. Sa elite nagiging posible. Sa elite ang mga imposible. Sa elite nagiging posible. Kung kayo po'y may balakubak o nalulugas ang buhok, nakakalbo, gumamit po kayo ng Talmoya Cold Shampoo. Yan po yung mabisang lunas dyan, patubo ng buhok, pampaalis ng balakubak na kumakapit po sa anit ng ating ulo. Kaya Talmoya Cold Shampoo lang po yan. At malulutas ang inyong suliranin sa pagkalugas ng buhok at balakubak na namumukadkad sa inyong ulo. Sa halagang ang isang litro po ay nagkakahalaga ng 1,750 at ang tatlong 300 ml ay nagkakahalaga naman ng 750. At kung nais nyo magpareserba, tumawag lang po sa inyong katotong Paski Natividad na sa 0928-735-4919. Talmoya Cold Shampoo, mga katoto. Tandaan lang po yung pangalan, Talmoya. Dito rin po sa Bayview Park Hotel, Manila. Ito po yung ikangaisang ideal hotel for tourists and business travelers. Ito po ay matatagpuan sa manulukan ng United Nations Avenue at Rojas Boulevard dito po sa Ermita, Manila. Bayview Park Hotel, Manila. Yan po ang
pareserba na po kayo dyan. Kung meron kayong mga party-party, yung wedding party, Christmas party, birthday party, yan po yung pinakamura na masarap pa ang Bayview Park Hotel. Diyan po kayo magpareserba ng reception, ng mga handaan. At kung kayo naman ay may tagalalawigan at may mga lalakaring dokumento sa U.S. Embassy, diyan na po kayo mag-stay in na matulog. At pagkagising nyo sa umaga, tatawin na lang po kayo. Hindi na kayo gagamit ng sasakyan. Maglalakad na lang po kayo. Walking distance, tatawid lang po kayo sa Rose Boulevard. Andiyan na po yung U.S. Embassy sa tapat ng gusali ng Bayview Park Hotel, Manila. Kaya mga katoto, diyan na po kayo magpahinga sa Bayview Park Hotel. Mura na ang renta, masarap pa yung pagkain. Balik na tayo, dako naman tayo sa mga balitang na nakalap natin sa Bureau of Customs sa airport. Ito po yung nasa larawan, yung mga nakumpiska ng Bureau of Customs na nakakahalagang 47 million Japanese yen. Yun po yung nasa larawan, yung mga nakumpiska ng Bureau of Customs sa Naya. Ito po ay nagkakalaga sa ating pera, sa lapi. Itong 47 million ng halaga ng Japanese yen, sa Pilipinas po ay nagkakalaga ng 17.2 million. 17 na kamakailan ay nadagit ng ating mga intelligence ng Bureau of Customs o CIIS at Enforcement and Security Service, yung Custom Police. Sila po yung mga nakahuli dyan sa magitan po ng X-ray at mga canine dogs na siyang umaagapay sa X-ray para maamoy yung mga kontrabando na dapat masita. Kaya ito po ay dala ng isang pasahero na inaasahang pagkakaroon ng naharap sa kasong paglabag sa batas ng ito yung sa Central Bank po, yung batas na BSP o Banko Sentral Pilipinas. Ito po ay nalabag sa batas ng Border Transfer of Currencies Republic Act number 10-0863. Yan yung sinasabing Customs Modernization and Tariff Act. Yan po yung inaharap na kaso nung mga hapon na may dalang sobrang pera. May mga limit po yung pagpapasok ng pera sa Pilipinas at paglalabas ng pera sa bansang Pilipinas. Lahat po yan talagang may limit o limitado. Pag lumampas kayo ng sa $10,000, eh bawal na po yun. Kaya mga katoto, papasukin po natin muna ang ating field reporter, si July Pudok. Bigyan mo ako na ano, hindi ko marinig. Hello. Katoto. Yes, katotong Paski kahapon, ay People's Day, no, dyan sa may provincial capital, Daga, Palolos, sa Bulacan. Ako siya nagkaroon ng misa. Misa na pinagunahan ng mga pare ng Malolos. Ito yung kung tawagin yung People's Day.
katotong Pasky. Oo. Ito yung pamamahagi ng mga, parang ayuda sa mga kababayan natin dyan sa parting Bulacan. Buong Bulacan. At pinangunahan nga yung misa kahapon ni Governor Daniel Fernando at Alex Vice Governor Alex Castro at iba pang mga opisyal na nasabing lalawigan. Bagamat napakaraming tao yung umaten, no? Ito yung tinatawag na national disaster for resilience. Tungkol to sa national disaster prevention month. Tuwing ano kasi, tuwing ikauna ng buwan, no? Bawat ikauna ng buwan, nagkakaroon nga dyan ng, ano, ng paminigay ng ayuda sa mga kababayan natin. At nga, nagsalita nga si Governor na tuloy-tuloy yung kanyang gampanin bilang isang public service o pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kapuspanan na walang kaya, lalo na sa pangangailangan sa pagkain, gamot, at iba pa, no? Kaya napuno yung nasabing yes convention kahapon, no? Nakita ko talaga yung dami ng tao galing sa iba't ibang mga syudad at munisipyo. So yun, nagsalita nga si Gops, sabi niya na walang poklat yung kanyang gagawin na pagtulong para makatulong naman sa mga kababayan natin. Dahil alam mo, ngayon pa lang nakikita natin na yung, hindi lang ngayon, kundi noon pa, na kahit yung anong pagtulong ni Governor sa mga tao, marami na yung naninira labas sa kanya dahil lalapit sa eleksyon nito 2025. Oo, talagang pinakikita na may paninira labas sa kanya. Pero sinabi naman niya na siya naman ay hindi niya pinapansin yung mga, ngayon nga nagbabanggit niya na siya raw ay may sakita. Sige. Pero sinabi ni Gob, kung gusto daw nila mag-basketball daw sila ng mga naninira o kaya mag-jogging para patunayan na siya ay wala sakit. Siya hindi na stroke. Totong Pasky. Yun yung ano eh. Isyo, yun na stroke. Pero hindi naman daw totoo yun. Sabi niya. Pero sabi naman niya siya naman daw hindi naman daw siya natatakot kahit anong paninira ang laro nila. At basta sa kanya, hindi niya in-intertain yun. Basta itutuloy niya pa rin yung servisyo niya bilang servisyo publiko sa ating mga kababayan. Kahapon nga talagang makikita mo kung nandun ka lang sa Yes Convention. Napakarami ng tao, alis hindi mahulugan ng karayom yung mga tinutulungan ni Governor. At at mga kasama natin sa media, yung mga miyembro ng Bulacan Press Club, Bulacan Tri-Media, ay naroon. Kasama na ako sa nag-cover kapon kaysa nasabing National Transformation Month Resilience. So mapayapa, matahimik at ikinatuwa ito ng ating mga kababayan dahil nabigyan sila ng konting financial assistance. At ganoon din yung mga media, nabigyan din ng para sa coverage fee, no? Ayuda. Ayuda naman ay, yun na rin yan, yung financial assistant na pinaka-ayuda doon eh. Si Juan, si Mayor Atorne Aguila, Natividad. Pareho lang naman sila ni, ano eh, ni Mayor Christian Natividad every Monday. Di ba na ano yung pamangkin mo, opinion mo. Eh, nagbibigay din naman yon tuwing Lunes sa kanya naman City Hall sa Malolos. Oo, yung... Si Isha lang yung kanilang layunin. Si Mayor Christian Natividad, hindi muna lalaban ng pagka-governor. Tatapusin niya muna yung term ni Daniel Fernando bago siya lalaban sa susunod naman na taon. Baka 2028 na. Kunti, di ba yung laban niya ngayon, pan-third term na to si Christian? Pangatlo na. Last term na. Pero pareho silang last term na ni nag-usap naman yung dalawa na magbibigay sa giveaway. Magbibigay naman siya na pagtapos na term niya. So yun lang. At talaga nakita mo talagang dumog, no? Oo. Ito naman tuwing ano to eh. Yung unang buwan ng bawat buwan, no? Ng 2023, meron yung tinatawag na People's Day. Yung mga namibigay ng ayuda para sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Bulacan. Every unang ano yan, ha? Masalok ko yan, ngayon, umuulan dito eh. Every first day of the month. Every first day of the month, ginagawa nila pareho ni ano yan. Pero si ano naman? Every Monday.
every Monday si Kristian na pibigyan si Mayor. Kaya naman naman si Mayor, yan naman sa Sadang Maya. Dami niyang activities niyo. At hindi naman namin alam kung sino makakalaban niyo sa Manolo. Siguro wala pang makakalaban si Mayor. Ayaw nila na ba? Parang katilagay. Si... So yun lang ako, ano ah, katotopasin. Okay, katoto. Halos sa lakas ng patakaw nandito sa San Jose del Monte, Bulacan. At siya nga pala, natayo na pala, na-blessingan na pala yung, sumantala, na-blessingan na pala yung bagong munisipyo rito sa San Jose del Monte City. Yung dating may kaso doon sa kaso ni Rey San Pedro. Kaya Rey San Pedro dahil nga sa malaking anomalya ng panahon niya, kaya hindi natuloy yung pagda-renovation niya. Pero ngayon, ang laki na. Napakalaki itong munisipyo ng San Jose del Monte sa City Hall. Parang City Hall na ng Valenzuela, ang laki. Nakikita mo, lahat ginawang isang bubong na lang, ha? Yung NBI, yung Hall of Fame Court of Justice, doon na dinala, PNP, BFP, lahat, SWD, kasi ang lalayo na mga opisina ng ano eh, patulad ng PAW. Ngayon, isang bubong na lang, isang buhos na lang ang opisina doon para hindi na malayo ang bawat isa. Kaya tayo na, pinasinayangan na nila Mayor Arthur Robes, Congress Farida Robes, at mga kutsyal, na napakaganda ng City Hall. At isinabay pa nung that day ni Congressman Farida Robes. Sa laking update, mula dito sa San Jose del Monte City, maulan. Oh, maraming salamat sa Palakayang Pinoy. Maraming salamat, katotong Pudok, July Pudok, ang ating masipag na field reporter sa Gawing Bulacan. Ito naman po tayo sa Balitang Customs, Bureau of Customs. Dito po yung next na ano, yung mga nakumpiska nga. Ito naman po yung, hello, sound. Ano ito eh, sa droga yata ito. Ito yung ano muna, sa Balikbayan boxes. Ito ba yan? Ha? Ito ba yan? Hindi, yung oil, ano yan eh? Yung marijuana oil yata ito. Yung, Ha? Walang picture yun. Walang picture yun, balik ba yung boxes? May balita na rin naman natin yung ano. Ito pang, sinasabing may mga isyo naging mahigpit ang mga balikbayang boxes dahil puto sa kaya po naman na naghigpit na hindi basta dahil doon sa sinasabi kaya mga patapos dapat tumanggap ng balikbayang boxes ay nawain nyo na yung sinasabing na huling mga pinapalaman na kontrabandong mga droga ay maraming nahuli kaya po itong natitirang 294 na tinatayang 294 na mga balikbayang boxes na ang claim o dapat na makuha ay nagkaroon ng kahigpitan dahil nga rin sa mga ilang bagay na nahulihan ng mga droga. Kaya mga katoto, aabot ang dispensa na hingi ng pasensya ng ating Bureau of Customs o ng kagawa ng adwana doon sa sinasabing paghihigpit. Kaya sa totally ang dating
10,084 na balikbayan boxes ay marami na pong nakuha. Ang natitira na lang po yung 294 na nagkahigpitan dahil nga dun sa mga nahulihan ng mga illegal na droga. Yan lang po yung ating pag-uulat tungkol sa balikbayan boxes. At ngayon po naman ay dun tayo sa sinasabing yung nasa larawan. Pakibukas mo nga yung nasa larawan ng ano ba yung nakalagay dyan na sinasabing ano? JB, yung balita natin sa ayun yung sinasabi sa droga, di ba? Yung nakumpiskang worth 1.4 million ng Shabu dito po sa Manila International Ninoy International Container International Airport sa Naya. Naya po. Yan po yung nahuling mga droga ng grupo ng PDEA, kabilang na ang KADTF, yung Naya Interagency Drug Interdiction Task Group. Siya po yung siya na po yung successfully na nakahuli ng mga drogang ito kamakailan. Kaya binabati natin ang ating Bureau of Customs sa EADITG po yung Drug Interdiction Agency. Drug Interdiction Agency, yun po yung counter sa counter ng PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency sa Bureau of Customs. Ang count ng katapat nitong PDEA sa Customs ay yung pong Naya Interagency Drug Interdiction Task Group. Yun po. Sila po yung nakahuli ng nagkakahalagang 1.14 million. Yan po yung ulat ng ating Bureau of Customs. At ang shipper na consignee ay pasamantalang iniimbestigan dahil sa paglabag sa Republic Act 99165, Comprehensive and Dangerous Drug Act of 2002, and Republic Act 10863 ng Customs Modernization Tariff Act. Yan po yung ating mga balitang balita ng Bureau of Customs dito po naman. Hindi ko na yung litrato, no, yung larawan itong ano. Ito yung sinasabing ano, oil marijuana. Yan po yung mga katoto. Pinaliliwanag ng ang inyong katoto yung sinasabing nahuli ng droga na oil marijuana. Pero mga katoto yung mga kuna pagkaka mga galing na pagpapalusot ng mga droga kung saan inilalagay.
mabuti lang at masisipang ating Bureau of Customs anti-drugs at PDEA na ika nga hindi sila makalusot at nasasabat sila dahil sa ika nga yung mga gamit na X-ray. Itong X-ray inspection project ng Bureau of Customs at saka yung mga canine dog, yung sniffing dogs na siyang pinaamoy doon sa mga bagahe, kung kaya't na papatunayan na yung laman ng bagahe o kargamento ay mga droga. Kaya kahit anong palusot nyo, mga katoto, yung mga drug lord dyan, kahit na milyonaryo kayo at gumagasta para masira yung mga kokote ng tao sa droga, ay hindi rin kayo magtatagumpay dahil mahuhusay na rin po yung ating mga ahensya ng ating pamahalaan, lalo na yung PDEA at itong Bureau of Customs. Kaya magsitigil na kayo, mga katoto, sa inyong yung negosyo na labag sa batas. Kaya wag na po tayo magpatuloy dyan. Sayang lang yung kapital nyo. Mauubos. Bagay, hindi kayo naubusan. Talaga namang sa balitang na nakakalap namin bilang mamamahayag, talagang halos sa lahat ng balita natin tungkol sa droga, nang nakapagtataka, hindi kayo talaga naubusan. Kaya mabigat ang kapital ng mga drug lord o yung mga yung mga kapitalista ng droga. Hindi po talaga hindi nyo ba napapansin na million-million ang nahuling halaga na ating ibinabalita. Pero wala pong walang halaga sa kanila dahil tuloy-tuloy pa rin yung parating nila at nahuhuli o nasasabat naman ng ating mga ahensya o pinagsanib na ahensya ng PDEA ng Bureau of Customs. Kaya walang puknat na nahuhuli, walang puknat namang inuubos. Ayan ang mga balita nating nakalap, mga katoto. Yung mga kangayong nakapagtataka dyan, hindi naubos yung mga kapital ng mga illegal na droga. Samantalang katulad nung yung mga user pusher, yung mga maliit na galamay ng negosyong ito, mga nagbebenta. Daming ayon sa mga PMP, ang daming halos araw-araw sa balita natin laging nahuhuli yung pusher, yung mga user. Pero hindi rin nauubos. Nakukulong, pipiyansa, lumalaya. Ganun na naman. Ano kaya magandang gawin? Katulad sa pangalawang beses, isang daliri pa ulit. O siguro, baka gano'n, baka pag gano'n ang ginawa, mahihiya na yung mga yun at magsisitigil dahil pagka may nakita ka sa Japan sa ayon sa mga istorya na napulot natin o nakalap, pagka nakita mo yung isang tao na putol ang daliri sa isang lugar, gumagamit ng droga, alin sa dalawa o nagbebenta ng droga. Kung ika nga may kahit, may konsensya yung isang tao na
dapat ikahiya mo yung palatandaan na ikaw yung gumagamit o nagbebenta ng droga, eh siguro titigil ka, di ba? Dahil doon sa palatandaan ng mga tao na makikita sa'yo na ikaw yung nagbebenta o naggumagamit ng droga. Ito naman po sa balitang Coast Guard. Itong ating mga masisipag na ahensya ng ating Philippine Coast Guard na sa ilalim ng Department of Transportation ay talagang kangay yung kasipagan nito, walang katapusan, lalo-lalo na sa kanilang tungkulin sa karagatan. Eh, yan po yung maipagmamalaki ng Pilipinas. Itong Coast Guard na napakasipag na pandagat na ano. Ito po yung ano, yung pinag-isang Philippine Coast Guard, Japan, Japanese Coast Guard, Indonesian Coast Guard. Yan po yung nasa larawan. Sina po ay nagkaisa at nag-conduct ng marine pollution MARPOLEX, marine pollution exercise. Ito po yung marine pollution exercise na ginawa kamakailan sa Bacolod City. Ayan po yung mga masisipag na ahensya ng ating Philippine Coast Guard na nasa larawan, pinakita nila yung malakas na pagkakaisa ng tatlong bansa na nagkaroon ng marine pollution exercise. Yung pong marine pollution exercise, yun yung pagsawata o paglilinis ng karagatan kapag nagkaroon ng aksidente o banggaan yung mga barko sa gitnang dagat. At doon eh kumakalat po itong yung mga oil spill. Yung pong oil spill na nanggagaling po sa barko at kumakalat doon sa karagatan, eh marami pong napipisalang yaman dagat po diyan. Unang-una na yung mga isda, yung mga iklog ng mga isda at yung yaman dagat na mga ano, yung mga bato-bato, yung mga gandang dulot ng kalikasan. Yun po yung napipisala sa sinasabing oil spill kapag nagkaroon ng aksidente ng barko sa dagat o sa mga factory na nasa tabing ilog o dagat. Pagka nagka-problema yung mga ito, ay kumakalat po yung mga oil spill, yung mga langis na lumulutang at lumulubog sa dagat. Nandito po naman sa larawan, yung mga Japanese Coast Guard, Philippine Coast Guard, at Indonesian Coast Guard. Sila po yung nag-conduct o nagganap ng isang marine pollution exercise, MARPOLEX. Yan po yung nung nagsidating po sila dito sa ating bansa. Kasi dito po ginanap sa ating bansa yan eh. Okay mga toto, bago tayo magpatuloy ay isa munang paalala. Arby, isa mo nang paalala. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban, at iba pa.
makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one who missed. Opportunities are never lost. Someone will take the one. M.E. for excellence. M for leadership. I for integrity. T trustworthy. Imposible sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one who missed. Opportunities are never lost. Someone will take the one who missed. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Talmoyat Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoyat Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, paskin at ibidat. 0928-735-4919. Hello, hello. Yan po ang Bayview Park Hotel Manila. Isang ideal hotel for tourists and business travelers. Ito po ay matatagpuan sa pandulukan ng Ross Boulevard at United Nations Avenue, Ermita, Manila. At yan po ay nasa katapatan lang ng gusali ng United ng US Embassy, kung saan ay yung mga lalong-lalo na sa mga taga-lalawigan na may mga lalakarin sa US Embassy ay diyan na po kayo magpahinga sa Bayview Park Hotel Manila upang kinabukasan ay lalakarin niyo na lang po yung tatawid na lang po kayo sa Ross Boulevard sa katapatan ng Bayview Park Hotel Manila at ang US Embassy. Kaya halina kayo at magpahinga o magpareserba sa Bayview Park Hotel Manila. Bati na tayo. Greetings sa mga binabatiin natin ang ating mga kaibigan na natutuwa at nagaantay ng mga pagbati sa ating programang Talakayan Pinoy. At tulad po nitong mga taga-biro po sa Office of the Commissioner.
office ng Chief of Staff Attorney Marlon Agasin. Siya po yung Chief of Staff Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Si Chief of Staff Attorney Marlon Agaseta at ang kanyang masisipag na tauhan katulad nitong kanilang beauty at sexing secretary na si Miss Laika. Si Miss Laika, si Che, si Kambal at si Jong. Si Jong yung masipag na mga runner-runner na messenger na inuutos-utusan ang ating mga kasamahan na sa tanggapan ng Chief of Staff ni Attorney Marlon Agaseta. Yung kanyang beauty at sexing si Laika, si Miss Laika, si Che, si Miss Che, si Kambal, si Jong at ang chief legal nila ay si Attorney Tristan Lungkay. Yan po yung kanilang masipag na abogado, chief legal ng Bureau of Customs. Pinabati ko kayo mga katoto. Sana'y manatiling masigla, malusog ang ating mga katawan at ika nga ay abutin niyo yung edad ko mga katoto. Ang ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary at Philippine Coast Guard, pinabati ko po kay lahat na masisipag na mga Coast Guard at mga auxiliary ng Philippine Coast Guard. Sana ay maging matagumpay ang ating misyon para sa bayan. At kung sino man ang may mga kaarawan itong buwan ng Hulyo o July, binabati ko kayong lahat. Sa ating mga kasama sa Rotary Club International District 3810, lalo-lalo na ang aming grupo ng President 01, President 101, na siya pong ika nga ay naging presidente nitong taon 2005. Hanggang sa kasalukuyan, kahit na past president na kami o hindi na presidente, ay nagkakaisa pa rin na katulad ng Rotary na nagkadadamayan at tumutulong sa ating mga community o komunidad. Pabuhay ang ating Rotary International District 3810. Kini po naman sa ating Rotary Club of Manila, Aduana di Manila. Dito po ako ngayon nakasama sa Rotary Club of Aduana di Manila. Sa kasulukuyan, sa katunayan, sa Sabado po, July 6, ay ina-announce ko na po, ina-anunsyo na kung sino po yung mga malalapit sa aming barangay, sa barangay 8507, District 1, Manila, ay mayroon po tayong libreng gamutan. Libreng gamutan, dental, at saka yung bakuna ng mga aso, ng mga hayop. Alas 8 na umaga hanggang alas 12 na tanghali. Meron po tayo dyan na medical mission at yung animal vaccination, yung sa mga aso, hayop, pusa na libre yung bakuna. Dumalo na po kayo at makamit nyo yung mga libreng gamot o konsulta ng mga doktor o dental sa Sabado, July 6, taong kasalukuyan. Mga katoto, sa lahat ng may karawan ay binabati ko kayo
sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy tung buwan ng Marso, Mayo at July. At binabati rin natin ang mga taga Manila International Airport Authority o MIA na pinangungunahan ng ating General Manager Eric Inis at yung kanyang AGM sis na si Retired General Manuel Sikitin, Major General Manuel Sikitin, retired army po ito. Siya ngayon ang kasalukuyang AGM sis manager. At yung ating mga kasamang mga katotong nasa ilalim ng ating AGM sis, sina Paul, Biren, Miguel, Raymor, Raymat, Jude, Jorlan, Nolicia, Noche Lisa, Levi, yan po yung mga nasa ilalim ng ating tanggapan ng Assistant General Manager. At ang kanilang chief ng Intelligence and Investigation Department na si Totoy, Major Totoy, ang ating mga katotong nasa chief ng manager ng APD. Kasi hindi po sila chief o director. Ang tawag po sa MIA, yung mga opisyalis po dyan, puro manager ang tawag. Kaya po itong si APD manager, si Airport Police Department manager, ay si yung kaibigan natin si Levi. Yan po yung APD manager. Ito naman, batiin din natin ang ating mga kasama o kaibigan sa Veterinary Inspection Board, BIB ng Maynila, na pinangunguna ng ating butihing masipag na doktor ng veterinary ng mga hayop, si Dr. Joey Diaz. Joey Diaz, ang kanyang assistant si Dr. Gelay Hernandez, ang kanyang mga staff na sila Joan, si Gloria at si Marlin, SP, yun po yung mga grupo po ng Veterinary Inspection Board sa Manila. Ito po yung mga nag-aalaga o gumaganap sa pag-aalaga ng mga hayop o aso't pusa. Sila po yung nag-iiniksyon ng vaccine upang maiwas sa mga sakit ng mga aso't pusa dito po sa Tondo. Ayan po sila Joey, Dr. Joey Diaz, Dr. Gelay Hernandez, at ang kanilang mga staff na si Joan, Gloria, Marlene at SP. Binabati ko kayo mga katoto ng magandang araw. At ngayon po naman na Harvey. Wakas nating programang Talakayang Pinoy ang panalangin mga katoto. Nagawa